Si Sophia ay isa sa pinakatanyag na artista sa bansa. Mga kalalakihan ngayon ay nahumaling sa kanyang angking ganda at kaseksihan. Ngunit hindi kay Dominic, para sa kanyang pagiging maldita at pagiging suplada lang ni Sophia ang nakikita niya. Ngunit hindi niya alam na napakabusilak ng puso ng dalaga. Sabi ng science, opposite attracts. Kaya ba nakuhang ma-attract ni Dominic sa babaeng kasalungat ng ugali niya? Pilit mang itulak na bibig, patuloy at patuloy nakakabigin ng dibdib ang totoong nararamdaman ng pusong hindi makaamin. Ako si Dominic Lauderdale. Kami ang nasa likod ng Lauderdale Airlines, ang isa sa pinakasikat na airline business dito sa bansa. Nabibilang na lang ang mga araw at ia-anunsyo na ni Papa ang bagong Vice President of the Board na walang iba kundi ako. Kaya naman ay nag-a-undercover employee ako sa kiosk or sa check-in counter ng airline namin. Isang araw, habang nasa kiosk, may isang magandang babae ang nagwala sa airport. Inusisa ko naman agad ang gulo bago pa ito lumaki at makaagaw ng atensyon sa buong airport. I was so disappointed. Nakita ko si Sophia San Juan, ang pinakasikat na singer-actress na pinapagalitan at minumura-mura ang isa sa aming check-in employee. Excuse me, anong kaguluhan to? Pag-aawat ko sa sigawan. Ikaw ba manager dito? Matari na sagot ni Miss Sophia. Employee lang din ho ako. Pero huminahon lang ko kayo, Miss Sophia. Magagawin ho namin ng paraan kung ano man po yung concern nyo. Mahinahon kong sagot. Hey, I don't want any flowering words. Nakapag-check-in ako on time tapos hindi na ako pinapasok sa board gate, Anya. Eh kasi ma'am, ganito po kasi yan. 15 minutes po prior sa departure, i-close na ang boarding gate. Paliwanag ng babae naming empleyado. Sasagot ka pa talaga. Galit at mariin na sambit ni Miss Sophia. Ma'am, ang magagawa na lang ho namin ay schedule ka sa next available flight. Sagot ko. Kilala mo ba ako? Pagtatarin ito sa akin. Opo, kilalang kilala ko ho kayo. Sagot ko at saka iwinaba ang sarili ko. Damn, alam kong customer is always right. Pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan nating itolerate yung rudeness nila. Late siya nag-check-in. Hindi siya umabot talaga sa boarding time. Iling ni Ana sa akin. Masyadong informal sa akin si Ana. Dahil hindi niya naman alam na anak ako na may-ari ng airline. Alam ko yun. Bulong ko rito. What time yung next flight ko? Galit na tanong ni Miss Sophia. As per checking po, 11:30 AM pa po yung next available flight. Sagot ko. Niloko niyo ba ako? May naghihintay sa akin kaya need kong mag-travel ngayon na mismo. Panunubat nito. Excuse lang po, Miss Sophia. Nag-check-in ka po sa chaos ng late. Kung tutusin, no issue na po ang tagging nyo. Palaban na pagsagot ni Ana. Ana, awat ko rito. Sabay hawak ko sa braso nito. Aba, sinasagot mo pa ako? E on time nga ako nag-check-in, diba? Nainis namang usal ni Miss Sophia. Nang maremedyuhan ang pangyaring iyon, ay niyaya ko si Ana na kumain ng lunch kasabay ko. Habang kumakain ay sa kanya lamang nakabaling ang aking mga mata. Naanay may walang ibang tao sa kinakainan namin kundi kami lang dalawa. Napakapalaban mo talaga, Ana, sambit ko. Naku Dom, kung hindi ka kasi lalaban, ay masasanay silang tapak-tapakan lang ang mga dignidad natin. Pero naawa ko sa kanya, sagot nito. Hindi ko maipiliwanag ang aking nararamdaman pero masaya ako sa tuwing nakakita ang mga ngiti ni Ana. Ilang linggo ko na din siyang nililigawan. Napahanga talaga ako sa natural niyang ganda. Sa mapupungan niyang mata, malaman sanas din ang pula ng kanyang labi. Kahit hindi lagyan ng lipstick, sana makuha ko ang matamis na oo ni Ana. Hindi naglaon ay ibinigay sa akin ni Ana ang sagot na ninanais kong makamit. Sinasagot na kita, Dom, sambit ni Ana nang matapos ang aming ship. Anong sinasabi mo? Pag-uulit ko. Sabi ko, sinasagot na kita. Payag na akong maging girlfriend mo. Napayakap ako kay Ana ng sobrang higpit. Sa sobrang saya at tuwa, hinalikan ko ang kanyang mga labi na matagal ko nang kinasasabikan. The relationship we had is fine. Tanggap siya ng parents ko at prinomote ko siya bilang manager nang opisyal na akong i-anunsyo bilang vice president ng board members.
pero bilog ang mundo. Hindi palaging masaya lang ang makakamit mo sa mundong ito. Dahil matapos ang isang taon ay kinuha sa akin si Ana dahil sa aksidenteng sinapit niya. Nabangga ang sinasakyan niyang kotse na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Lumipas ang maraming taon, naging bato na at mas malamig pa kaysa sa yelo ang puso ko. Nakarinig ako ng katok sa aking opisina at nasa mahinang puwersa na binuksan ang pinto. Pinagkakabalan ko ang mga marketing plans and strategic plans para makakuha ng ideas paano mai-improve ang business habang nakaupo sa aking upuan. "Dom, iyo," tawag sa akin ng aking ama habang ako naman ay tahimik na nakaupo sa aking opisina. Agad naman niyang nakuha ang atensyon ko kaya ako napalingon sa kanya. "Mari ba akong pumasok?" tanong nito. "Come, have a seat," sagot ko sabay tango sa aking ulo. "Ilang taon ka na nga ulit?" bunga nitong tanong na makaupo ito sa upuang nasa harapan ko. "Bakit mo naman itatanong yan?" sagot ko habang nasa mga paperworks pa rin ang aking atensyon. "You're turning 30 next month," sad nito. "So?" sagot ko pero wala pa rin sa kanya ang tingin ko. Tanging tenga ko lang ang nakikisama sa kanya. Dahil sa hindi man ako nakatingin ay nakikinig naman ako sa kanya. "Kilala mo naman si Sophia San Juan, hindi ba?" tanong ni Papa. Na ikinatigil ko sa aking ginagawa. Agad naman akong nag-angat ng ulo at tumingin sa kanya. "Sino bang hindi nakakakilala sa kanya?" tanong ko rito. "She is single. Date her," advice nito. "Ha? Date who?" Pag-uulit ko dahil sa hindi ako makapaniwala sa sinasabi sa akin ni Dad. "Ilang taon nang lumipas after mamatay si Ana. Alam nga namang tumanda ka na lang na binata iyo. Kailangan din natin ng tagapagmana." "Gusto ko ng apo," paliwanag ni Dad. "Sa tingin mo gusto kong anakan si Sophia?" "No." "My answer is no, Dad. Ayoko sa spoiled brat na yon. Ayoko sa babaeng akala niya lahat ng bagay ay nakukuha sa kasikatan lang." Walang emosyon kong sagot. "Listen, just give her a chance and I reserve a date for you and her later tonight," ani ni Dad. "No, sayang effort mo dyan, Dad. Ayoko kay Sophia," sagot ko. "Magkasyosyo kami ni Don Rinan sa negosyo. Kaya gawin mo to para na rin sa kumpanya," usal ng aking ama na ikinainis ko pang lalo. "Ano mo ba ako? Investment? Na pag gusto mo ng strong relationship sa negosyo, ipapain mo ako sa mga business partners mo?" iling ko. "Dom, ano ba ang ayaw mo kay Sophia? She's beautiful. She's famous and rich. Panggugood shot niya." "Fine. I'll do what you say." Patapos kong submit para matapos ng usapan. As respect sa effort ng daddy ko, pumunta naman ako sa venue. Pero sinadya kong maging 1 hour late para makabadshot kay Sophia. Hindi ko in-expect na kahit late akong pumunta ay andun pa si Sophia. Naghihintay. "Sorry I'm late," pagpapaumanin ko rito sabay ayos ng coat ko. At saka ako naupo. "Next time be polite. Don't waste my precious time," sagot niya. "Ganun ba? Pwede ka namang umalis na lang, bakit hinihintay mo pa ako?" tanong ko. "It's a respect for you. Baka dumating ka. I can wait here all day. Pero sinabi ko sa sarili ko na as long as dumating ka, aalis na ako," sagot nito. Kinuha niya ang purse at tumayo. "Saan ka pupunta?" tanong ko. "I'm going," sad niya at saka nag-walk out. Nakaupo ako doon mag-isa. Nag-isip-isip hanggang sa tumayo na din ako at sumunod ako sa kanya at pinabuksan ko siya ng pinto para makalabas ng resto. "This is the least I can do," sad ko at saka tinitigan siya. "Huwag na huwag mo na ako ulit tititigan ng ganyan," sad nito. At sa kalumbas ng restaurant na makalabas si Sophia ay tumayo pa ako ng ilang minuto bago nakapagdesisyon na sundan siya. Maaga pa ang gabi. Masaya pang paglaruan ang babaeng isang spoiled brat. Lumalalim ng gabi at malayo-layo na rin ang binyahe ko para sundan siya. Biglang lumiko ang kotse niya sa tapat ng isang horse riding club. "Anong ginagawa niya sa ganitong klaseng lugar sa ganitong oras?" tanong na namuo sa aking isipan. Na makapasok siya doon ay di na ako bumaba ng kotse at saka na ako tuluyang umalis. Tinawagan ko ang direktor ni Sophia at inalam kong ano ang schedule ng shooting niya for tomorrow.
Alas 7 ng umaga nang makarating ako sa set ng shoot ni Sophia. Dala ko ang bouquet of flowers at isang huge teddy bear. Nakataas kilay at nakakunot noo ang reaksyon ni Sophia na makita ko. Para saan itong mga to? Tanong nito. Peace offering, sagot ko. Offering lang Mr. Lauderdale, pero di tayo peaceful, sagot nito. Bakit ba ang sungit-sungit mo? Tanong ko rito. Bakit ba nakakainis ka? Sa tuwing nakikita kita, umaakyat yung dugo ko. Masungit niyang tugon. High blood lang yan sa akin mo pa. Isinisisi, sagot ko sa kanya. Alam mo, kung nandito ka rin lang naman para inisin ang araw ko, umalis ka na lang. Saan ito? Manunod ako ng shoot, sagot ko at saka ako tumalikod sa kanya. Naganap ako ng spot para makaupo. Ano ba ang scene nyo ngayon? Tanong ko sa direktor. Full scene yung isushoot today, sagot ng direktor. Binuksan ko kagad ang magazine na naka-display at nagpatimpla ako ng kape sa isa sa mga staff. Isa ang mga Lauderdale sa sponsors ng movie na to kaya naman nanood ako ng shoot. Wala sa intention ko ang magpa-good shot kay Sophia. Artists, be ready. We will start the shoot within 5 minutes. Sigaw ng producer. Okay ka lang po ba dito, Mr. Vice President Lauderdale? Tanong ng isa sa mga staff. I'm fine here, sagot ko. Nakaupo ako sa director's chair habang nakatingin sa shooting nila. Sunod-sunod pa ang paglunok ko ng laway nang biglang hinuban ni Sophia ang kanyang white blazers at tumambad sa akin ang napaka-sexy niyang katawan. Suot ang isang red two-piece na saktong-sakto sa kanya. Halos di ako makagalaw sa kinaupuan. Ibinaba ako ang magazine at nakatitig lang ako sa kanya. Naglalakad siya sa pool area hanggang sa agad naman itong tumalon at lumangoy. She's way hotter than earlier nang umahon na siya sa tubig. Kaya naman pala maraming lalaking nagkakandara pa sa kanya. She's really beautiful. Kat, sigaw ng direktor at nabalik ako sa aking sarili. Binigyan agad siya ng towel ng kanyang PA at pinasuot agad sa kanya ang white blazers niya para i-cover ang katawan niya. Perfect shot, Miss Pia. You're the first shot queen. You always give your best sa first shot pa lang, saad ng direktor. Umupo naman si Sophia sa upuan na katabi ko. Hindi ako nagsalita at napanggap lang na di ko siya napapansin dahil nagbabasa lang ako ng magazine. Pakitapon to please, saad niya sa kanyang PA. Pinapatapon niya ang bouquet na bigay ko. She's beautiful but she's not an angel. Hindi ka marunong mag-appreciate? Tanong ko rito. Sorry, wala sa vocabulary ko ang salitang appreciate. Makakalis ka na. Saad nito? Ewan ko ba sa kanya palaging naka-pierce ang mukha. Hindi niya ba kayang maging mabait kahit saglit? Kinaumaga na magising ako. Bumangon ako at diretso ko sa banyo para mag-ilamos at mag-toothbrush. Matapos ay bumaba na ako sa dining. Nakita ko si daddy na nagkakape sa dining. Hindi ko ma-explain yung ngiti niya. Ang saya-saya niya ata sa umagang to. Good morning, bati ko at saka umupo ako sa dining. Kumuha ako ng tinapay at palaman habang ini-stir ang kape. Thank you son, saad ni papa. Thank you for what? Tanong ko rito. Iniabot na sa akin ang newspaper na kakadeliver lang sa umagang ito. Nanlaki mata ko sa headline. The Vice President of the Board of Lauderdale Airlines, Dominic Lauderdale, is dating a celebrity. At may picture pa itong kasama kung saan pinabuksan ko di umano ito ng pinto. Agad kong chinek ang phone at nagsimula ng kumalat ang mga pictures. Lahat ng comment mula sa netizens ay nagsasabing si Sophia San Juan di umano ang girlfriend ko. You are even taking your moves, sambit ni Dad. No Dad, this is a misunderstanding, sagot ko. Dapat makorekto ko agad, sagot ko. Diretso ko nagtungo sa kumpanya matapos mag-agahan. Vice President, may naghihintay sa iyo sa loob. Saad ng aking sekretary. I'm not expecting someone today, sagot ko rito. Binuksan ko ang pinto ng office at si Sophia ang nakita kong nagkakape sa loob habang naghihintay sa akin. Pumasok ako sa loob at dumiretso sa upuan. Hinubad ko ang coat at isinabit ito sa aking upuan. So andito ka ba para linawin ang issue? Tanong ko. So anong gusto mong sabihin? Sabihin na lang natin na hindi totoo ang mga speculation. Tanong niya sa panunoksang tono. Then what do you want me to do?
Tanong ko. No. Dagdag ko nang mabasa ko ang iniisip niya. Don't tell me na magpapanggap na lang tayo. For what? Tanong ko ulit rito. Ayoko talaga sa ganyan mong pag-uugali. Kung makaayaw ka sa akin, parang nandidiri ka sa akin. Sad nito habang tinaasan ako ng isang kilay. Oo, nandidiri ako sa'yo. Sagot ko. Nandidiri ako sa kanya dahil napakamaldita niya. Wala ata siyang magandang ugali. She can't be compared to Anna. Okay. Sinimulan mo to at ng papa mo. Kaya ayusin niyo. Sumbat niya at saka ito nag-ukot. Kinuha ko ang aking coat at diretso sa parking lot. Nagtungo ako sa horse riding club kung saan ko nakita si Sophia. Noong gabing yun, isang napakalawak na lupain ang bumungad sa akin. Nakaupo ako sa isang bench habang nakatingin sa buong paligid nang bigla akong nakita si Sophia mula sa entrance. Tumakbo ito patungo sa loob ng isang mansyon. Nang makalabas ito, ay naka-cowgirl attire ito. Hindi niya ako napansin kaya tinignan ko lang siya. Sumakay siya sa isang kabayo na mga ako sa sobrang bilis niya magpatakbo. Astig din pala siyang babae. Akala ko puro pagpapasexy lang alam niya. Nakatingin lang ako sa kanya sa buong field. Nagtungo ako sa informations desk at nagtanong kung pwede ba akong makahiram din ng kabayo. May available pa ba? Tanong ko. Yes sir. Ilang oras niyo ba gagamitin? Tanong ng babae. Open hours, sagot ko. Sige po sir, saan niya? Inalalaya na ng isang lalaki ang kulay kayong maging kabayo at ibinigay sa akin. Salamat, sagot ko. Sumukay ako rito at pinatakbo ito. Sanay din naman akong mga bayo, kaya easy lang din sa akin ito. Saan nagpunta ang babaeng yon? Tanong ko sa aking sarili at pinatigil ang kabayo. Bigla na lamang nawala si Sophia sa paningin ko. Inilibot ko ang tingin sa buong field pero wala na si Sophia. Pero patuloy pa rin ako sa pag-iikot sa buong field sakay sa kabayo. Ilang oras ng pangangabayo ko ay bumalik na ako sa mansyon. Si Miss Sophia hindi pa nakakabalik. Sad ng isang babaeng stop. Baka nagpunta siya sa ilog. Sagot ng lalaki na nagbigay sa akin ng kabayo kanina. Magaling naman mga bayo si Miss Sophia. Familiar siya sa daan pero wala kasi sa kondisyon yung kabayong dala niya. Sagot ng babae. Saan ba papuntang ilog? Ako ang susundo sa kanya. Sabat ko sa usapan nila. Diretso po sa daang to. Sabay turo sa akin ang direksyon ng lalaki. Yeah! Sigaw ko at pinabilis ang takbo ng kabayo. Diretso lang ang takbo ng kabayo hanggang sa matanaw ko ang babaeng nakaupo sa isang bato. Habang nakarap ito sa ilog, itinali ko ang kabayo katabi sa kanyang kabayo at daan-daan na lumapit sa kanya. Nakatayo ako na ilang metro mula sa kanya. Narinig ko na lang ang paghingos niya na ibig sabihin ay umiiyak siya. Hindi naman ako maldita. Ayoko lang maging mabait. Ayokong ma-attach siya kahit na kanino. Kasi hindi ko kayang bitawan pag nakasanayan ko na. Sambit niya habang pinagagis ang maliliit na bato sa tubig. Nagigilty ako dun kay Dominic. Ipinatapon ko yung flowers na binigay niya. Appreciate ko naman yon. Allergic lang talaga ako sa roses. Dagdag niya. Ayoko nang ibalik yung dating ako. Ayoko na talaga. Aniya. Hindi ko mapiliwanag ang nararamdaman. Naglalakad ako palapit sa kanya at iniabot ang puting panyo. Here. At saka ako binigay ang panyo. Ha? Anong ginagawa mo dito? Tanong nito at saka ito napatayo. Sa sobrang gulat ay tumayo ito at nahulog sa bato na kinatatayuan niya. Bigla akong hinawakan ng kanyang kamay para sana di siya tuluyang mahulog sa tubig. Pero dalawa pa kaming nahulog. Kanya-kanya kaming umahon at basang-basa. Bakit ka ba kasi nandito? Inis na inis niyang tanong. Bakit? May pangalan ba dito na Sophia San Juan? Pagmamay-ari mo ba to? Pang-iinis ko pa dito lalo. Bakit ba lagi mo pinapakulo yung dugo ko ha? Galit nitong bulyaw. Tumayo ito at nagtungo sa kabayo niya. Teka, sandali lang. Tawag ko rito. Hindi ko malang nasabi na baka magwala yung kabayo niya sa daan pabalik dahil wala sa kondisyong tumakbo yung kabayo. Hinabol ko siya pero safe naman siyang nakaabot sa mansyon. Sabay kaming bumaba sa kabayo. Sinusundan mo ba ako? Tanong niya. Hindi. Nangangabayo lang din ako dito kanina. Narinig ko kasing may babae na nangangabayo patungong ilog. Wala daw sa kondisyon yung kabayo kaya nagpresinta akong sunduin ka. Paliwanag ko. I can manage myself. Matagal na akong nangangabayo. Kung wala man sa kondisyon, si Yeto
Ako ang unang makakaalam nun. Dil kabayo ko yon. Sagot nito. Natahimik na lang ako. Sindan ko siya palabas ng rancho. Napansin kong hindi nakapark ang kotse niya sa labas. Kaya ini-offer ko nang ihatid siya. Wag na, sad niya. Sige na, delikado sa daan. Insist ko. Sabi ko nga sa iyo kanina, 'di ba? I can manage myself. Agad niyang kinuha ang isang helmet na nakasabit sa motorsiklo na naka 1,000cc pa. Nag-umpisa siyang mag-trunk at pinaharurot bigla ang motorsiklo. She's even beyond my expectation. Bulong ko sa aking sarili. Binilisan ko ang takbo ng kotse pero hindi ko pa rin nagawang habulin ang motorsiklo niya. Dumiretso ako sa bahay. I was in my room karap ang aking laptop. Inistock ko ang Instagram account nito at mas na-amaze ako sa kanya. Hindi ko alam pero unti-unti kong na-appreciate yung beauty niya. Hindi niya lang ata binuksan ang puso niyang makipagkaibigan. Dil takot siya maiwan. Kung tutusin, pareho lang pala kaming dalawa. Pilit pinagtutulakan ang mga taong gusto namin. Mapalapit sa amin, dil baka maiwan ulit. Now I understand her so much. Patuloy ako sa pag-scroll sa account niya na makita ko ang isang bouquet of flowers ng daisies. She loves daisies. She is allergic of roses. Bulong ko at ngumiti. Maaga akong nagtungo sa set nila at nag-iwan ng basket of daisies sa desk nila. Nagtago ako hanggang sa dumating siya at agad na napansin ang daisies. Wow! Sobrang genuine ng expression niyang iyon. Hindi ko in-expect na may cute side pala ang babaeng fierce kagaya niya. Kanino galing to? Tanong niya sa mga staff. Hindi mawala ang mga ngiti sa kanyang labi at mas lalo siyang gumaganda sa tuwing nakangiti ito. Nakapamulsa akong umalis at araw-araw na pinapadalan siya ng fresh daisies every morning. Nasa bahay ako, alas 4 ng hapon. Linggo kaya, nasa bahay lang ako nung araw na yon. Nagmamadaling bumaba si Dad mula sa hagdan at sinusot ang kanyang coat. Dom, mag-ready ka. Saan niya? Ha? Ready for what? Tanong ko. Renan invited us over for dinner. Sagot ni Dad. Renan, is that Sophia's father? Bulong ko sa sarili. Tumango ako at umakyat sa taas. Pumili ako ng susutin. Kinuha ko ang white slacks at coat. White ang napili ko para fresh and neat tignan. Nang makapag-ready ay bumaba na ako at nagtungo sa kotse. Sakto alas 6 kami nakarating sa bahay nila Sophia. Sa right side ng mansyon ay makikita mo ang isang daan patungo sa kanilang garden. Namangako sa sobrang dami ng daisies. Nandun lahat ng daisies na binigay ko sa kanya. Hinawakan ko ang isang tangkay nito nang bigla akong napatalon sa gulat. Anong ginagawa mo dyan? Bulyaw nito na ikinatalon kong bigla. Bakit mo ba ako ginugulat ng ganyan? Sagot ko. Huwag mong hawakan mga yan. That's expensive at baka mamatay mga alaga ko. Inis niyang paliwanag. Pasensya na. Pumanin ko. Next time, huwag kang makikialam. My dad invited you and your dad to have dinner at hindi para guluhin ang mga daisy ko. Sad nito. Inayos ko ang coat at agad tumayo na maayos. I'm sorry. Sagot ko at saka ko siya iniwan sa garden niya. Di pa man ako nakakalayo ay narinig ko siyang nagsalita. Hello mga babies. Sambit niya at saka kinuha ang water hose. Binisita ba kayo ng Papa Dominic niya? Tanong niya sa mga bulaklak habang binibisbisan ang mga ito. Ano? Gwapo si Papa niya, no? Siyempre hanggang tingin na lang tayo sa kanya. Hindi tayo type nun eh. Anya. Napangiti ako sa sinabi niya at agad nagtungo papasok sa loob ng bahay. We are actually in the dining table. Dok, andito na rin lang naman tayo. Pag-usapan na natin ang relasyon ng dalawa. Umpisa ni Don Renan. Dad, walang namamagitan sa amin. Alam mo namang mga paparazzi lang yan eh. Sagot ni Sophia. Sophia, iha, bigyan mo ng chance si Dom. Mabait yan. Payo ni Don Renan sa kanyang anak. Ikaw naman Dom, give Sophia a chance. Kilalanin niyong isa't isa. Payo naman ni Dad sa akin. Ngumiti lang ako habang hinihiwa ang steak. At saka ako naman, nginitian si Sophia. Inirapan niya lamang ako. Kinabukasan, palimulit akong nagtungo sa seat nila Sophia at nag-iwan ng basket of daisies. Hi babies, pakisabi sa mami Sophia niyo. Nang umiti lang siya lagi at mahal na mahal ko siya, bilin ko sa mga bulaklak. Nagtago ako para makita ulit ang reaksyon niya. Nakita ko itong patungo na sa kanyang room. Hi, good morning daisies. Anya, sino ba nag-iwan sa inyo dito ha? Dagdag nito.
Nag-iwan ako ng note sa basket na agad naman niyang napansin. Good morning, Sophia. The purse. Basa niya sa note na iniwan ko. Sophia, the purse. Iling niya. Napangiti siya sa nabasa. Yes, you are Sophia, the purse. Bulong ng isip ko habang nakatingin ako sa kanya ng palihim. You're the cutest princess. Bulong ko pa. Kakatapos lang ng meeting ko sa isang client, nambuksan ko ang aking cellphone, ay nakita ko ang usap-usapan sa social media patungkol kay Sophia. Singer actor Sophia admitted to the hospital due to allergies. Agad kong tinawagan ang direktor ng movie na may hawak kay Sophia. Where is Sophia? Tanong ko. Nang mabanggit niya ang hospital ay agad akong nagtungo sa hospital para i-make sure na ayos lang si Sophia. Pagdating ko doon ay pinagalitan ko ang buong staff including the director and the PA. Ikaw direktor, hindi mo man lang ba inalam yung mga bagay ni allergy si Sophia? Ikaw, personal assistant ka ni Sophia, hindi ba? At saka ako tinignan ang PA nito. Dapat alam mo yung mga bagay na nakakasama sa artist mo. Sophia is allergic to roses, sambit ko. Hindi ko po alam talaga sir, paliwanag na kanyang PA. You guys still remember nung dalan ko siya ng roses one time na pinatapo niya din naman sa'yo? That's it, bulyaw ko. Always make sure Sophia's safety. Gets niyo ba? Dagdag ko. Kumakasta ka naman parang sino ka. I-rumored boyfriend ka lang naman ni Miss Sophia, sambit ng producer na ikinagigil ko palalo. I'm not just a rumored boyfriend. I'm his real boyfriend. Saad ko? Rinig at kuha ng mga reporters ang napakawalan kong salita. Wala na din akong pakialam kung hanggang saan naabot ang issue nito. Bastang alam ko lang ay mahal ko si Sophia. After that controversy na makarecover si Sophia, agad niya akong kinumpronta sa opisina ko. Hoy! Malakas niyang sambit na mabuksan ang pinto ng upis ko. Ano? Sagot ko. Bakit mo sinabing boyfriend kita? Bunga nito. Because that's what I wanted to. Sagot ko. Hindi mo man lang kinonsider ang desisyon ko. Iling niya. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at dahan-dahan na humakbang papalapit sa kanya. Let's just go with the flow. Sambit ko. At saka siya tinitigan ng mata sa mata. Dahil sa bugso ng damdamin, hinalikan ko ang kanyang noo habang hawak ko ang magkabilaan ng kanyang mga balikat. Titig na titig sa akin si Sophia. To prove the rumors, hinahatid sundo ko si Sophia sa set at sinasabayan sa kanyang mga photoshoot. Kaya naman unti-unti nang kumalat ang mga usap-usapan. Natotoo ngang magkarelasyon kami. Isang gabi late na ako natapos sa meeting at diretso ako sa set ng last shoot nila Sophia. Nakita ko nilang ito na naka-sleeveless shirt, nakatulog na sa paghintay sa akin. Hinubad ko ang coat at ikinover ito sa mga balikat niya. Inilod ko ang isang tuhod at pinagmasdan si Sophia na natutulog. She's really pretty. Sobrang ganda niya sa malapitan. Napakaganda niya talaga. Inayos ko ang kanyang buhok at isinabit sa kanyang tenga. You're so tough outside but you're the purest one. I kiss her head and smile at her. Lumipas ang oras, nakatingin pa rin ako sa mahimbing na natutulog na si Sophia. Hanggang sa magising ito at tumingin sa akin. Anong oras na? Mahina nitong tanong. Alas 11 ng gabi. Sorry late akong dumating. Nag-dinner ka na? Tanong ko rito. Hindi pa. Sagot nito. Anong gusto mong kainin? Tanong ko rito. Kahit ano, sagot niya. At saka niya sinuot ang coat ko. Sa sandaling yon, siya ang pinakamalambing na babaeng nakilala ko. Hindi siya mukhang tigre kundi isang cute na kuting. Nagtungo kami sa isang bukas na coffee shop. Buti na lang at nagsiserve sila ng sakto. Pwede pang dinner. I love you. Sambit ko out of nowhere. Di mo kailangan maging sweet sa akin. Maghahating gabi na. Walang reporter sa paligid. Aniya sabay higop ng kape. Itinula ko papalapit sa kanya ang isang maliit na kahon. Open it. Saad ko. Ano to? Iling nito sabay kuha niya ng box at binuksan ito. Buksan mo. Sagot ko. Tinignan niya ako nang makita niya ang laman ng kahon. What's this for? Tanong niya. Ano ba sa tingin mo? Sagot ko at saka ako siya tinitigan. Nagpropose ka ba? Tanong niya. Tumangaw ako bilang sagot. Magpapakasal tayo dahil yun ang gusto ng mga parents natin. Aniya. Nagpapanggap tayo bilang girlfriend boyfriend dahil yun ang issue sa social media. Dagdag niya. At biglang namuo ang mga luwa sa gilid ng kanyang mga mata. Sawa na akong diktahan dom. Sambit nito. Hindi kita dinidiktahan.
Alam mo Dom, 7 years ago na stuck ako sa isang heavy traffic. May flight ako nun pa Cebu. Mula Cebu naghihintay yung lalaking pinakamamahal ko. Hindi siya mayaman. Hindi siya sikat. Pero siya yung gusto ko. Umabot ako sa airport pero sabi ng airline agent, late na daw ako pero hindi ako late nun. Paliwanag niya at saka ito umiyak. What are you saying? Tanong ko. Tumawag si Dad sa airlines na ipablock ako at huwag hayaang makaalis kaya ini-insist ng airport na late ako kahit on time naman akong nakarating. Dahil doon namatay si Kevin dahil sa depression. Dahil inakala niyang hindi ko na siya mahal. Paliwanag niya. Kung ganon si Ana nagsisinungaling siya sa akin nang sabihin niyang late na si Sophia. Hindi late si Sophia kundi pinablock siya ni Don Renan. I'm so sorry for what happened. Sambit ko. Don't say sorry. Pass is pass. Sagot niya. Listen, Sophia. Decision kong sabihin na girlfriend kita dahil gusto kita, Sophia. Hindi ko alam kung kailan o kung paano nag-umpisa pero Sophia, totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Paliwanag ko rito. Decision kong magpakasal sa'yo. Hindi dahil pressure ako sa mga papa natin. It's my own decision too. Gusto kita. Sophia, gusto kita. Paulit-ulit kong sambit. Gusto mo ako? Iba ang mahal sa gusto. Iling niya at itinaas na naman ang kilay at ikinunot ang noo. Mahal kita. Ako ang araw-araw na nagpapadala sa iyo ng daisies. Pambawi ko lalo na nung nalaman kong allergic ka pala sa roses. Guilty ka lang siguro pero hindi ibig sabihin nun mahal mo na ako. Hindi talaga ako mananalo sa pakikipag-debate sa kanya. Ikaw, Sophia, mahal mo ba ako? Tanong ko rito. Hindi kita gusto at hindi kita mahal. Sagot niya, naikinangisi ko. Oh, ba't tumatawa ka pa? Tanong niya. Narinig ko kasi isang gabi na sinabihan mo mga baby Daisy natin na ako yung papa nila. Aba, nakikinig ka din pala ng usapan ng iba. Hirit nito. Sinabi mo pa nga nun, babies, dinalo pala kayo ng Papa Dominic nyo. Pag-ipit ko sa boses ko, inilapit ko ang aking labi at nilapat sa kanya. Hinalikan ko ang kanyang mapupulang labi. Ba't mo ginawa yon? Iling niya at saka ako tinulak. Gusto mo din naman, humalik ka kaya pabalik. Panunukso ko rito. Hindi ah, sagot niya. At muli ko itong hinalikan. Pagkatapos nun, it's the premiere night of the movie. With a sizzling red fitted gown, sobrang kita ang hubog ng katawan ni Sophia. She is escorted by Henry Torres, ang collab team niya. Isa-isa silang rumampa sa red carpet. Lights are all off. Agad na binuksan ang big screen at lahat ay nanood ng movie nang i-play ito sa screen. Maraming humiyaw, kinilig at napaiyak. Masumanga pa ako kay Sophia na makita ko ang buong movie. She's really a good actress. Maganda siya, in and out. May camera o wala, maganda talaga siya. Lahat ay nagsipalakpakan matapos ang movie. Nang buksan ng ilaw ay nasarapan ako. Good evening, ladies and gentlemen. Let's give a round of applause to all the artists na bumuo ng whole movie. And I want to take this opportunity to ask my lovely girl. Lumood ako at kinuha ang kahon na naglalaman ng singsing. Miss Sophia Sanuan, pinatanggap mo ba ang apelyedo ko? Tanong ko. Lahat ay walang humpay na nagsihiyawan sa sobrang kilig. Tumayo si Sophia mula sa pagkakaupo at unti-unting bumaba patungo sa stage. Kumuha din siya ng mic. Willing ka pa rin bang maging asawa ako kahit napakamaldita ko? Tanong nito. I do. Walang pagdadalawang isip kong sagot. Ngumiti si Sophia at inilahad sa akin ang kanyang kamay. Isinot ko ang singsing sa kanyang daliri at hinalikan ang kanyang kamay. Hindi ko bibitawan ang mga kamay mo, Sophia. Bulong ko. Walang sino man ang makakalapit sa'yo, Mr. Vice President. Dahil simula sa gabing ito ay akin ka lang. Sa tono ng pagkakasambit ni Sophia halatang hindi niya hayaang mapunta ako sa iba. That day forward hanggang sa ikinasal kami, na-realize ko na hindi kailangan pareha kami ng interes sa buhay. Minsan ang tunay na pagmamahal ay makikita at matatagpuan mo lang din sa kasalungat mo. At hanggang dito na lang nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa panonood ninyo.